Hi guys, ako po si Levin Andal, 24 years old, from Batangas po. Gusto ko pong mapasali sa billboard kasi, syempre, sino ba namang aayaw? Sino ba namang hindi may gusto? Syempre, lalo na pag nakita ng mga tropa ko, mga taga Batangas, sabi, aba, si Levin nasa billboard. Syempre, mga Batangay nyo, pag lumuwas at may nakita ang mga kapwa Batangay nyo, aba, syempre, ay magandang tingnan. Kaya ayun, gusto ko pong mapasama dito sa billboard. Kaya sana po ako po inyong suportahan. Nag-start po ang aking TikTok career noong 2020, noong pandemic. Ayan, syempre nasa bahay lamang, walang ginagawa. Syempre bawal lumabas, pandemic na eh. Ayun, nag-start ako mag-TikTok. Ang una kong post, yung mga pahubad-hubad content ko noon, mga G-gym. Kasi noong time na yun, syempre maganda-ganda pa ang katawan natin. So, ayun, doon nag-start, dumami yung followers ko. Tapos, mas lalo pang dumami yung followers ko nung nag-content ako, nung nagsasalita na ako ng as a Batanggenyo. Ayan, na gustuhan nila yung the way kong pagsasalita. So ayun nga, hindi tumagal, nagustuhan nila yung the way na pananalita ko. Lalo na pag sumasagot ako sa mga comment nila, pag-collab ako sa mga ibang content creator. Tapos ayun nga, hanggang dumating ako sa point na andito na ako sa, syempre, sino ba namang hindi may alam dito sa The House of Collab. Ayan, kaya laking pasasalamat ko din. Pero ayun nga, hindi ko akalain nga abot ako sa ganitong point. Pero ayun, sobrang saya din pala. As in, sobrang saya. Alam mo yun, hindi ko naman to nakikita sa pangarap ko noon. Pero ayun, dumating nga mga opportunity. Syempre, dumating yung mga opportunity, syempre gagrab mo. Tapos ayun, sundin mo lang yung kung saan ka masaya. At ito, dito ako masaya, lalo na pag kasama ko silang lahat. Sa totoo lamang naman, hindi ko naman talaga wala sa isip ko yung magiging ganito ako. Mapapasok ko sa The House of Collab, magiging content creator ako. Kasi dati, wala. Ano lang ako, basketball, gym, bahay. Hindi naman talaga ako yung nagsasalita-salita. Pero noon nga, nung nag-pandemic, aba, ay sabi ko, pwede naman pala. Hanggang sa dumating ako sa punto na ganito, ayun, syempre malayo na sa dati. Hindi ko akalain talaga na magiging isang content creator ako. Kasi noon, ay wala. Nasa bahay lang naman ako. Hindi naman ako nagsasalita-salita. Wala naman akong hilig sa pagbablog. Wala naman akong hilig sa social media. Ang hilig ko lang ay mag-basketball, mag-gym, at magwalang hiya. Pero ayun nga, dahil nga nung pandemic, aba, ay pwede naman pala. So ayun, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga TikTok ko na nag-viral dati. Hanggang ngayon, ayan, panoorin nyo guys. Aaka, pugi naman rey, wari ko'y gusto ko ulit magbuntis. Ikaw ang amahin, mahirap yung iyong iyan, nanay. Ako iyong gagawing amahin, abay, anong tingin mo naman sa akin, taga-buntis? Ay ba'y ginawang amahin na eh? Pag nakita kita, hindi kita pa kakawalan hanggat di ako buntis. Kainamang ka pare, kaibigan. Talagang nakakatakot ka. Ay ako'y haharasin mo eh. Kainamang ka. Yan ang wag na wag mong gagawin. Ang mag-anak sa taong pinilit mo lang. Diyos ko po. Nakakatakot ka pala. Lalaki ako, pero bakit ganon? Parang pinalalambot mo na ako? Aba, ay tapos. Ay kung ako sa iyo, ay ako'y aamin na. Ay ako pang iyong sinisisi sa paglambot mo. Ay kainamang ka naman. Sus ko po. Please, ingay ng sakyan. Ako na lang tagalaba ng brief mo. Okay lang ba? Tas personal driver mo. Okay lang sa akin, walang bayad. Bah, ay kagaling mo naman. Kaso, ay ba'y brief laang? Ay ano i-own? Kainan ka naman. Ay ba'y may pinipili? Ay sige, sabihin mo sa akin kung taga saan ka. Susuntoy na kita, din ka na sa aming manirahan. Kainama ka naman. Pero huwag naman brief laang. Sus ko po. Peace. Babe, pahinging underwear. Aba, ay mahigpit ka naman. Anong tuong gagawin mo sa akin, brape? Ay, kainaman ka naman eh. Pati naman, brape. Ay, ang brape ko'y saktuhan lang pang isang linggo. Lunes hanggang linggo. Ay, saktuhan lahat. Tapos hihingi mo pa ang isa.
Ay, kinamang ka naman eh. Di sa isang araw na yun eh, ako'y walang break. Diyos ko po. Buti naman break po eh. Ilapis. Oh, diga. Pwede na. Kayo naman. Pag ganyan ang mga itsurang nasa billboard, diba? Abay, magandang tingnan. So, ayun nga. Sabi daw ng iba, ay bakit daw ganyan ang mga salita namin? Bakit daw ganun ako magsalita sa TikTok? Abay, sobrang OA daw. Aba, ay kayong OA. Gayon sadyang magsalita ang mga taga Batangas. Kaya nga, Batanggan nyo eh. Siyempre, ganyan magsalita. Hindi kami OA. Nagalit. Nagalit na tuloy. Ayun, dun ako nagsimula dati. Dun ako nag-start. Dun nagustuhan ng tao yung contents ko sa pagiging Batanggan nyo. Tapos ayun, dun na nag-start yung mga opportunities, yung mga projects na nabibigay sa akin dahil nga sa pagbabatanggay nyo ko. At ayun. At ayun, nakakatuwa rin na yung mga ibang tao, yung mga may mga artista rin na nakaka-appreciate. May mga malalaking taong nakaka-appreciate ng mga contents ko. Tapos minsan yung iba pa may message sa akin, nagsasabi ng na-appreciate nila yung contents ko, gusto nila yung the way kong pagbabatanggay nyo. Kaya ayun, sobrang thank you sa TikTok dahil nga po yun. Ayun, kung hindi din dahil siguro sa ganun ko mga contents, eh hindi ko alam kung nasasan ako ngayon. Siguro ako yung nagmumuni-muni lamang sa bahay. Joke lang. Ako naman yung sa totoo lamang, ako po yung nagde-dentistry. Ako po sa ngayon, eh mas priority ko po ito pong pagiging content creator. Pero soon po, ipagpapatuloy ko po yung dentistry, syempre. Hindi naman po ako ititigil yon. Kasi syempre, pag may mga opportunities na dumating sa'yo, abay, i-grab mo na, syempre. Lalong-lalo na itong billboard na ito, syempre, i-grab ko talaga ito. Kaya, ay nyo akong suportahan. Syempre, panoodin nyo itong video ito, i-share ninyo. At syempre, like nyo na rin. So, ayun nga, itong pagiging content creator ko, malaking bagay sa akin. Kasi, syempre, ako na may isang tao lang din. Minsan nalulungkot. Minsan maraming mga problema. Itong pagiging content creator ko, isang naging outlet ko na kasiyahan. Siyempre, nagko-content ka, gagawa ka ng content, mga Batanggan nyo, sayaw, ganyan. Siyempre, yung mga tao, may mga comments sa'yo, puro positive. Siyempre, nakakataba ng puso ko. Kadalasan, may problema ka, may mga iniisip-isip ka, mga bagay-bagay. Aba, ay malaking bagay yung makita mong mga nagko-comment sila na ang pogi mo naman. Buris. Aba, syempre naman. Nakakataba naman ang puso pag ikiging mga pinupuri. Kaya, thank you sa pagiging isang content creator ko. At, ayun. Sa mga problema kong napagdaanan, ng mga huli-huling, mga ilang taon na, mga ganyan. Nasolve lahat dahil ng mga taong hindi ko naman kilala. Hindi ko naman kaano-ano. Dahil lang ng mga taong nandiyan sumusuporta sa akin sa social media. Ayun, kaya gusto ko rin kayong pasalamatan. Dahil nga ho, kung wala ho kayo, ay wala naman hong isang Batanggan yung nagsasalita dito sa inyong harapan. Wala hong isang Batanggan yung gustong magpabilboard doon sa kung saan saan man ay siya. Ako ho'y nagpapasalamat sa inyo ng sobra. Kung saan man ho ako dalhin ng tadhana dito sa pagiging isang content creator ko, ay kayo ho'y laging kasama ko doon. Kaya ho, sobrang thank you sa inyo. Mahal na mahal ko kayo sa mga admins ko, sa lahat. Maraming salamat. Suportahan nyo ako dito sa billboard na ito at like nyo na, i-share, panoorin, kung ano-ano pa.